Umaasa mga residente sa bayan ng Badian, Cebu na matapos na ang clearing operation sa Tanyag na Kawasan Falls para muli silang makapaghanap buhay. Magugunit ang ipinasara muna ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia ang canyoneering activities sa Kawasan Falls matapos makitaan ang ilegal na estruktura. Si Jesse Atienza ng PTV Cebu sa detalye. Rise and shine, Jesse. Ilang linggo matapos mag-issue ng temporary suspension ng canyoneering activities sa bayan ng Badian, personal na binisita ni Governor Gwen Garcia ang Tanyag na Kawasan Falls. Mabusising inoobserbahan ng gobernador ang mga estrukturang nakahambala at nasira dulot ng bagyong Odette. Inabutan pa namin si Gina na may bit-bit na sako. Pinupulot niya ang anumang makitang basura sa paligid. Aniya, naninibago siya sa itsura ngayon ng Kawasan Falls. Para malinis ang tubig natin. Pero ngayon, yun. Wala talagang turistang pumapasok dito, no? Wala, kasi guba ang ating Kawasan Falls. Tapos, yung building na sira-sira na. Ano po yung dati, ma'am? Yung structure doon, ano po ba yun? Yung dati, yung maganda yun. Mayroon siyang bahay-bahay ng pagkainan. Ayon sa gobernador, seryoso siya sa kanyang direktiba para sa clearing operation sa paligid bago ito buksan ulit sa publiko at mga turista. Mas dali ang atong pagpa-restore sa Kawasan Falls and more importantly to take away possible risks to our tourists and canyoneers. I don't want that we did not do anything to prevent it until we shall be able to ensure the safety and security of our canyoneering participants. Agad namang nakipagpulong ang gobernador sa mga tourism stakeholder para malaman ang kanilang mga hinaing. Ang tour operator na si Gary ay nagpapautang na sa halos 50 niyang mga empleyado na apektado rin ang kita. Mahirap kasi yung daily needs namin Walang backup. Tapos, ang dami namin guides. Yung iba, nag-racket lang, iba-ibang racket para kumita lang. Umaasa ang mga kagaya nila ni Gary at mga kasamahan sa bayan ng Badian na mapabilis ang pagtapos ng clearing operations sa ruta ng canyoneering para maipagpatuloy nila ang kanilang pamumuhay na nakadepende sa canyoneering activities sa Kawasan Falls. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa morning show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.